May nagtanong sa akin, paalala, dahil sa di ninyo pakikipag-usap sa amin, magsasagawa na kami ng writ of execution o paghatak ng gamit bilang collateral sa inyong pagkakautang sa aming kumpanya. Ang mga gamit na hahatakin namin ay katumbas ng inyong utang o overdue amount. Ang paghahatak na ito ay isasagawa bukas. Asahan ang aming pagdating sa inyong home address na ibinigay sa amin. Itong gagawin namin na aksyon ay may permiso ng inyong municipal office at inyong barangay chairman. Totoo po ba ito? Ito text nila sa akin. Bago ko sagutin or bago natin himayin itong mensaheng pinadala sa inyo ng inyong Ola, imbitahin ko muna ko kayo na suportahan ko sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay po, no, sagutin po natin yung inyong pinadalang katanong natin. Sabi po, no, ng inyong Ola, no, doon sa kanyang message is magsasagawa na raw sila ng writ of execution or paghahatak ng gamit. Una ho, alamin ho muna natin ano ho ba ang writ of execution. Okay. A writ of execution is a court order that puts in force a judgment of possession and directs law enforcement personnel to begin the transfer of assets, money, or property as a result of legal judgment. Okay, so maliwanag po na ang makakapag enforce lang po nito is law enforcement or yun pong sheriff. Okay? So, paano ho nagkaroon ng writ of execution itong mga damuhong Ola na to? Okay? So, maliwanag po na pananakot lamang itong sinasabi ho sa inyo. Okay? Tapos, bukod po diyan, yung pong hiniram nyo sa Ola ninyo is personal loan or salary loan. Meaning, non-collateralized po. Okay? So, bakit po sila maghahatak? Ang writ of execution po, no, is ibinibigay po ito, no, pagka meron na pong judgment sa korte. For example po, nagsamba ang Ola kuno ng kasong small claims. Kung yun pong ano, nangutang ay natalo or nagbigay po ng hatol si judge, no, na pabor dun sa Ola, saka pa lamang po, no, magkakaroon ng writ of execution. Okay? Pag may sinampa pong kaso, eh wala naman ho sinasampang kaso. Ang sabi ho dito eh, may pahintulot daw po ng municipal office at ng barangay chairman. Uy, napakalaki yung kalokohan nito. Ipinapahamak pa ho yung ano, barangay chairman. O, diba? So, malinaw po ito na pananakot lamang. Ito ba? Lilinawin ko po, ha? Kailangan po may isinampa muna silang kaso, nanalo po sila, no? Para po mabigyan sila ng writ of execution. No? At ang magpapatupad po nito is ang mga law enforcement po natin or most yung kadalasan ho is sheriff. Okay? Tingnan niyo ho ginagawa nitong mga ano na to, kalokohan ng mga Ola na to. 'Di ba? Yung kahapon po, warrant of arrest meron daw sila. Ngayon naman, meron silang writ of execution, aba. Hindi ho puro kalokohan tong mga to. O 'di ba? Hindi ho nila alam yung kanilang ano ginagawa at pinagsasasabi. Mema lang. Ano po? Ini-intimidate ho kayo nitong mga to. Kagaya ho nung sinasabi ko sa inyo. Kasi ho yung mga ginagamit nilang mga salita, hindi ho pangkaraniwan, no? Kaya ho tayo mga regular na mamamayan, eh pagka nakarinig ng ganun, medyo natatakot. No, gaya writ of execution, warrant of arrest, bench warrant, oh yeah. Medyo nakakatakot ho pakinggan kasi kakaiba ho eh. Di po ba? So, ginagawa ho nilang pang ano yan, pananakot. O di po ba? So, ang gawin po ninyo, no, ganito, no, pagka nakakatanggap po kayo ng mga message na ganyan, i-research nyo po muna. Ano po, andyan naman po ang internet, may Google naman po, no?
So alamin niyo po, no, kung ano ho ba ibig sabihin ng writ of execution, ano ho ba ang ibig sabihin ng warrant of arrest, sino po ba ang po pwede magpatupad nito, no, gumawa ho kayo ng sarili niyong research. Ano po, para po maibsan yung nararamdaman niyo pong takot. Kasi ho, pagka po namutawi sa atin yung takot, naku, eh yan ho ang gustong-gusto ng mga ola. Ina-atake po yung inyong ang kaisipan. Yan ho ang gustong-gusto nila. No? Kasi ho kayo, pagka na mental block na, nagkaroon na kayo na anxiety, na-depress na kayo, ayan, gagawa na ho kayo ng mga aksyon na hindi ho tama. O kagaya ho ng ano, ng panghiram ulit ng ano, ng pera o pangungutang ulit. No? Eh buti ho sana kung makakapanghiram ho kayo sa ano, sa banko, sa lending o sa financing na medyo mahaba-haba ang termino at malaki-laki makukuha niyo. Eh paano kung sa ula rin ho kayo mag ano, manghihiram? O dito dasta. Pati ho ba? Doon lang magsisimula ang patong-patong na ano, na problema ninyo. Kasi magiging tapal system na ho eh. Tsaka ho yung makukuha nyo dun sa ola, ipambabayad nyo lang. O di hindi nyo ho napakinabangan. Di po ba? Kaya nga kayo nangihiram ng pera kasi may pangangailangan kayo eh. O di po ba? Yan ho ang huwag nyong gagawin. Yung tapal system ho na yan. Kasi ho, sa kanilang lingon mapupunta yan. Paikot-ikot lang ho yung pera na yan. Biruin nyo, manghihiram kayo sa ola. No? Tatapal nyo dun sa utang nyo sa ola. Pagka due na naman nito, manghihiram na naman kayo sa iba. Tatapal nyo na hanggang sa magkapatong-patong na huya, mababao na ho kayo. Itigil nyo huya. No? Pinakamainam nyo pong gawin, eh, mag-ipon ho kayo. Okay? Tsaka nyo ho bayaran ng buo. Baya, ang ibig kong sabihin na bayaran ho nyo ng buo, one time lang po ninyong babayaran. Huwag ho kayong magpa-partial. Kasi pagka ho kayo nag-partial, naku po, eh sa interest lang ho mapupunta yan. Lalaki lang ho ng lalaki. Eh, pabayad kayo ng pabayad, ala kayo nang, alang nangyayari. Hindi nababawasan. Ganun ho mangyayari sa inyo. Magagaya lang ho kayo dun sa iba na nagkabaon-baon ho dyan sa mga ola na yan. Ito ho, malinaw hong pananakot ito. Diba, ini-intimidate ho kayo. Ganoon nyo, yung writ of execution daw ho, o yung paghahatak ho daw ng, ano, ha, ng gamit ninyo, eh may pahintulot ng municipal office daw po, tsaka ng barangay chairman. Napakalaking kalokohan ho yan. Ano, ba't ho kayo pakikialaman ng municipal office? O di po ba? Pagka ganyang usaping utang po, no? Ang may ano dyan is, jurisdiction dyan is korte ho. Oh. Dapat ho yan, unang-unang ginagawa ng mga ola dyan, nag-i-exert muna sila ng effort nila sa collection. Yung tamang paniningil. Oh. May prohibition ng fair debt collection practices na ho eh. Oh. Nilista na ho dun yung bawal. Oh. Di ba? Eh, itong mga ola na to, yun na sinusunod, yung bawal. Dapat to, nag-exert na sila ng effort. Pagka na-exhaust na ho nilang lahat, o anong gagawin ho nila? O pwede naman silang, ano, magpadala ng demand letter. So, pagka wala pa rin, ano, sa demand letter, tsaka sila mag-file ng, ano, ng civil case. O, sum of money or small claims. Depende ho sa halaga yan. Kasi ho, pag more than 1 million, yung sum of money niya ho, no, although yung sum of money, small claim, sum of money rin niya, kaya lang, it's, kumbaga, mababa ho ang halaga nung ano, sinisingil, 1 million pababa po, ha. Any amount pro, po, ha, from 1 million, pababa ho, po pwede yung small claims. Pagka more than ho, yung ano, regular na sum of money na po yun. Ganun ho yan. Itong mga to, puro pananakot ang ginagawa. Maghahatak ng gamit. May permiso daw sa ano, sa municipal office tsaka sa barangay chairman. Sino ang niloko nyo? Diba? Grabe ito. Nakita nyo na ho. Yan lang ho, alam gawin niyang mga yan. Manakot.
O di ho ba? Pagka ho ganyan, no, na nakaranas kayo ng harassment, pananakot, lalo ho yung cyber libel, yung pagka yung pinost ho yung inyong muka sa ano, sa social media or sa web na may halong ano, malisya or panlalait, nako, cyber libel ho yan. I-complain nyo ho. May mga sangayon naman tayo ng gobyerno na pwede nyo pag-anuhan, pag-file ng complaint. Ayan ho, i-flash ko po sa ano, sa screen. Ayan po yung mga ano, sangayon ng gobyerno na po pwede ho tayong mag-complain. Okay, i-attach nyo lang ho lahat ng inyong pagpapatunay, no, na kayo ay naharas, no, or ginawa ng no, cyber libel. Ngayon doon sa cyber libel po, eh, kung sumangguni ho kayo sa abogado, o privado man ho yan, or galing sa PAW, no, tutulungan naman ho kayo niyang mga yan. Sila ho nakakaalam niyan, no, kung ano ang tamang kaso, po pwedeng isampa sa mga lukulukong ola na yan. Ano po? So ito ho, huwag niyo ano, pananakot ho eh. No, maliwanag na maliwanag. At saka, gumawa ho kayo ng sarili niyong research, no? Lalo na ho pagka yung ano, yung nagpadala sa inyo ng mga court order daw po, tawag dito yung bench warrant, tapos may mga pangalan ng abogado o judge doon. Pwede niyo hong ano i-research yung pangalan ng abogado eh. Tsaka nung pangalan ho ng judge eh. Sa Supreme Court po, meron po silang ano listahan ng mga ano abogado, no? Type niyo lang ho yung pangalan doon. Pagka ho lumabas doon sa baba, ayun, legitimate yung abogado. Kung wala ho lumabas, ayun na lang, peke ho yung nakalagay doon. No? Gumawa ho kayo ng sarili nyo ano, pagre-research. No? Kasi ho, pagka dinaan nyo lang ho sa takot, sa nervyos, ako, yan ho ang gustong-gusto ng mga ola na yan. No? Yung atakihin ho yung inyong pag-iisip. No? Kasi nga, hindi naman ho talaga marunong maningil yung mga damuho na yan. Puro pananakot at harassment lang ang alam niya. O, di po ba? Kaya ho, ano, i-relax niyo yung sarili ninyo, ano? Huwag niyo hong anuhin, huwag niyo hong tarantahin ang sarili ninyo, huwag niyo takutin ang sarili ninyo. Ang importante ho is, mag-concentrate kayo dun sa inyong hanap buhay, mag-ipon ho kayo, bayaran niyo sila. Para ho matapos na yung harassment na yan. At pagka nabayaran niyo na po yan, huwag nyo na ho silang tangkilihin. Huwag na ho kayong manghiram. Maski ho dun sa mga bagong nanonood po sa akin, no? At saka dun sa mga datihan, maraming salamat po. No? Huwag nyo ho silang hihiraman ng pera. Kasi ho, pagka yung mga yan, tinangkilik nyo, eh patuloy lang ho yan, maglalaganap ng ano, lagim. Pagka yan, hindi nyo ho kasi tinangkilik, natural na magsasara yan. Magsasara ho yung mga yan. Kasi wala na ho mangungutang sa kanila eh. Eh, tingnan nyo ang nangyayari, di ba? Karami hong hindi nagbabayad dahil ho sa mga kalokohan niyang mga yan. O, saan hukuha ng pondo yan? O, di po ba? Malulugi yan. Bakit? Ganun ho ba karaming pera nung may-ari niyan? O, hindi ho ko naniniwala na ganun kahaba ang PC niyang ano? Mga ola na yan. O, marami na hong hindi nagbabayad dahil sa harassment. Pero ako ho, hindi ko huturo yun. No, ako ang lagi kong sinasabi, bayaran ho yung obligasyon. Nahiram ho niya, nagamit niyo naman. So bayaran niyo po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!